Welcome back mga ka-garden. Maraming salamat nga pala dun sa mga nag-subscribe at saka yung mga laging nanonood sa aking mga videos. Ayan. Kauwi ko lang galing sa trabaho dahil nga yung mga aking mga talong ay nalalanta. Ayan, kung makikita nyo yung bunga niya, ayan, lantang-lanta na po siya. Ayan. Dahil hindi po ako nakapagdilig ng kaninang umaga, kaya didiligan po natin. Kung may makikita po kayong ganyan, yan po yung leaf miner na adult. Ayan, pipisilin nyo lang po. Dapat mabilis po yung daliri nyo para mahuli nyo po siya. Para hindi na po siya mangitlog sa mga dahon. Siya po yung gumagawa ng mapa sa ating garden dito sa mga dahon-dahon niya. Napaka-importante yung palaging pagdidilig sa ating mga halaman. Mas maganda umaga at hapon. Ayan. Kahit po nag-uulan, yung mga halaman po natin kahit nasa container ay hindi po nababasa yung kanilang lupa dahil malalaki po yung ating tanim na talong. Ayan, kung mapapansin nyo po, hindi po siya nababasa. Ayan. So, ugaliin nyo rin po yung pagpipitas palagi ng bunga. Kasi kapag hindi nyo kasi pinitasan yan, titigil yung kanyang pagbubulaklak at ipagpapatuloy niya yung pagpapalaki at pagpapagulang sa kanyang bunga. Kaya kapag pwede na po siyang pitasin nyo na po para mapalitan agad ng bulaklak at magbubunga na ulit. Para tuloy-tuloy lang po siya. Bali ang harvest ko nito ay pang-apat na po siya, pang-apat na beses na po. Ganun din po yung alugbati, ayan. Mas maigi na kapag dumami na po yung kanyang mga talbos, talbusan nyo na rin. Kasi kapag hindi nyo po tinalbusan yan, pumapayat po yung kanyang mga talbos at humahaba. Kaya mas maganda kapag pinitasan nyo po, magbibigay ulit siya ng mga panibagong talbos. So ayan, kung meron kayong mga ganitong nakikita sa inyong mga bakuran, huwag nyo pong bubunutin. Kumbaga, gawin nyo na lang po, alagaan nyo kasi ito po ay maraming health benefits. Ito po yung tinutino. Kapag hindi nyo po napitas yung bunga niya, nalalaglag na lang po dyan sa lupa. Ayan, ganito pong itsura niya. Meron siyang balot. Kapag binuksan mo, ang loob niya ay parang gold. Ayan, para siyang perlas. Ayan. Ayan, umextra na rin ako ng basketball kasi magulo tong batang ito eh. Ginugulo ako ng ginugulo. Kasi maraming naglalaro, kalaro si Drew dyan na bata. Kaya maingay. Kaya ano muna tayo mga garden. Voice over lang tayo. Bali, nahirapan po ako mag-voice over. Meron ba kayong mga tanim na pag naglalagay po kayo ng buto, paghiwalayin nyo kasi kapag katumubo kasi yung isa o kaya dalawa po yung tutubo, kailangan nyong tanggalin yung isa. Ito po yung sacrifice na tinatawag. Kasi kapag hindi nyo po tinanggal yung isa, mababansot po silang dalawa. Mas maigi na tanggalin nyo na po yung isa. Kaya kapag kayo ay nagpupunla yung mga direct sowing, maglagay po kayo ng pagitan, ilayo nyo po yung isang buto. Kapag isa lang ang buto na tumubo, okay lang. Pero kapag dalawa naman ang tumubo, tanggalin nyo po yung isa. May napanood kasi ako nung nakaraan, pinutol nyo po isa, pinutol. Kaya sayang naman. So ang ginawa ko, hiniwalay ko na lang po siya. Ayun, sa susunod po, abangan nyo kung paano ko siya
itanim. Ililipat ko lang dito sa garden ko kasi yung taniman ko ng mga mustasa at pechay, doon ko na lang po siya itatanim. Dahil ito ay direct composting dito sa likod nito, napakadaming bulate sa ilalim ng puno. Napaka-importa din yung pagdidilig. Ayan, diligan nyo na po siya. Kung ang mga halaman nyo ay nag-uumpisa pa lang lumaki, hindi pa namumunga, yung ito po, ito yung tawag na vegetative stage. Ayan, magdilig po kayo ng mataas ng nitrogen. Ayan, kapag ka gusto nyo naman pong magbunga, ito po ay mataas dapat sa potassium. Ayan. Napakadami po akong malunggay na nahuhulog. Mataas po yun ng nitrogen at potassium. So, balance po yun. Nakapagpapalago at nakapagpabulaklak ng halaman. Ayan. So, diligyan nyo lang po mga garden. Ayan. At saka, kung napanood nyo po yung itinanim kong saluyot, ayan na po siya. Maganda na po ang itsura na. Ayan. At syempre kung nagustuhan nyo po ang video, i-like nyo naman po at i-share. At syempre kung bago ko pa lang sa channel na ito, hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka lagi pag meron akong ilalabas na bagong video katulad dito. Maraming salamat po sa iyo panunood. Alam nyo po ba sa palengke, 3 piraso, 5 pesos na. Ayan, pero napakadami. Ito po yung mga pinagputulan ko. Makikita nyo mga pinagputulan ko dito. Ayan, napakadami. Ayan. Tatagtarin ko po yan. Gagawin kong pataba. Ilalagay ko po dun sa, ano, dito. Ayan. Tapos, ito po yung mga talbos. Ibibigay ko kay JR. Ayan. Tapos, alugbati. Ayan. Tingnan nyo po, napakaganda, oh. Ayan. Malulusog. Tapos, ito. Mapapansin nyo po yung mga dilaw-dilaw na yan, i-separate ko po siya, tapos gagawin kong pataba, saka yung mga tangkay. Tapos yung mga itong green, yan po yung gagawin kong tsaa. Abangan nyo po. Tapos yung sacrifices nung nakaraan, nung kahapon, napakaingay kasi dito, hiniwalay ko po yung isa. Kasi kailangan nyo pong mag-sacrifice na isa lang po yung iiwan nyo doon para po magkaroon po siya ng matabang puno. Kasi kapag kadalawa po sila sa isang puno, tulad po nito, ayan, pagsamahin nyo po dun sa isang puno, mag-aagawan po sila ng pagkain. Ganun din po dun sa kung may alaga, kung mayroon po kayong anak o kaya kambal na pinapakain, nag-aagawan po sila, hindi po sila sabay lumaki. Ayan. So, mababansot po tulad po ng halaman. So, hiniwalay ko na po yung isa. Ayan. Tapos yung pagpipitas naman ng gulay, ay napaka-importante yung pagpipitas para magbibigay ng panibagong bunga. Para mapalaki niya po yung mga bunga niya. So kahapon nakapagpitas na rin po ako. Ginawa kong ulam. Ayan. Tapos tanggalin nyo na rin po yung mga may uod na ganyan. Tapos para ano. Kasi lantang-lanta ito nung kahapon. Importante nyo naman, tumigas na naman agad. Ayan o, may mga bunga pa rin. Ganun lang po. Tapos maglalagay po kayo ng pataba. Diligan nyo po araw-araw kasi nasa container po tayo. Tapos nakadepende kasi hindi po natin malalaman kung uulan o hindi. Kahit umulan, diligan nyo pa rin kasi hindi na didiligan dun sa puno niya. Ayan, kasi dito lang naman sa sahig yung nadidiligan. Ayun po. Ayan, ito. Dadalhin ko na po ito sa palengke. Ayan po. Ito na po yung talong. Ayan yung talong na tinanim ko. Ayan, dalawa. Kabilaan. Tapos yung kamote, malago na rin po sila. Tapos dito, ang palaya. Kung mapapansin nyo ang palaya dito na pinutol ko dati. Ayan, pinutol ko. Tuloy-tuloy pa rin yung kanyang dahon. Ayan. Tumuloy na rin po siya hanggang doon. Ayan. Bali, kung mamunga man yan, maliliit na lang. Maliliit na lang po yung may bibigay niyang bunga. Saka yung sitaw ko nandito, tapos pinutol ko po siya dito. Ayan. Dito ko po siya pinutol. Sumibol siya po. Sumibol na siya ng panibago. Ayan. Ayan. So, ititrain nyo po yung halaman para dito lang siya. Hindi na siya aakyat dun sa malayo. Para hindi na tayo gagamit ng hagdan. Ayan. Ayan.
ilalagay nyo po ng ganyan, oh. Ayan, lalagay nyo po ng ganyan para dito na lang po siya. Overhead na lang po siya. Ayan, yung naabot, hindi na po tayo gagamit ng hagdan. Ito, gaganyan nyo ang palaya. Ayan, para hindi po siya gumala, hindi siya lumaylay. Ayan, na-train po yan mga yan, mga garden. Tapos, yung pinagputulan ko ng malunggay, ayun, pinutol ko po yung dulo niya para sa susunod magtuloy ulit. Tapos dito, hindi ko po nilalahat kasi tingnan nyo po, napakadami. Ah, nakita nyo po yung maliwanag dito sa may gitna. Ayan, dun. Dun po ako kumuha ng malunggay. Pag ganyan, dito, ubusin ko ito sa susunod ang ganyan para sumibol na naman ng panibago. Ayun po mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan sa sacrifices. Ayan, yung pagpuputol ng mga sanga, pagha-harvest ng bunga, pagtatanggal ng isang seedling sa dalawa, sa kapag dalawa po ang seedling na tumubo dun sa paso, ayan, kailangan ihiwalay nyo po yung isa. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay meron kayong konting natutunan. Mag-message po kayo dyan sa baba kung meron kayong mga hindi naintindihan. Ayan, ito na po yung saluyot na transplant ko. Buhay na po siya. Dahil nga po nasa container lang po siya, ang gagawin nyo po, ang ididilig nyo lang po dito ay liquid fertilizer na po ang ilalagay nyo. Wag na, kasi kapag ka puro compost lang po ang ilalagay nyo po dyan, mapupuno po ito, hindi na po kayo makakapaglagay ng pataba sa susunod. Ayan po. Tapos kung gusto nyo pong gumawa ng mga pataba, pulot yung mga dahon na ganito, wag nyo na pong itatapon. Ilagay nyo po dito sa direct composting natin. Tapos yung mga bulati kasi pumupunta sila dito sa loob, dito sila dumudumi. Ayan, kaya matataba yung ating mga seedling. Ito, kakainin po nila dito. Ayan, tingnan nyo po yung mga maliliit na mga insekto na kumakain dun sa compost po natin. Mas maigi kung daganan nyo po ng lupa. Pag dinaganan nyo po yung lupa, yung mga dahon, mga garden, napakabilis pong ma-breakdown. Ayan, kung sili ang pag-uusapan natin, pag makumukulot, ayan, huwag nyong kakalimutan maglagay ng mga balat na itlog para hindi maglagas yung kanyang mga bulaklak at bunga. Ayan, para hindi po magkulubot yung mga dahon. Ayan o. Ito, bagong tanim ko, tumubo lang kasi ito yung mga pinag-ulaman pagka nagsasawsaw yung asawa ko kasi mahilig siya sa sili. Dito, binudbud ko po siya dito. Ayan, napakadami po. Ayan o. Kaya yung iba, kinuha ko na, siningit-singit ko na dito. Ayan, siningit-singit ko na dyan para merong susubukan ko kung mga magbubunga po yung mga yan. Tapos ito na po yung kalunay na galing sa Tagaytay. Oh, wala pong tinik to kasi yung isa, yung kwantong na tinatawag, meron po siyang tinik. Pero ito, walang tinik. Ayan. Kalunay po tawag dyan mga garden. Giant po ito. Pag lumaki, giant po yan. Ayan po, maraming salamat. Ayan po mga garden, kung mapapansin nyo po, nasa small spaces lang po tayo. Ayan. Nakakapagtanim din po tayo ng gulay. Ayan. Sana po ay magtanim na rin po kayo. Kung mapapansin nyo po, no, hindi po nakaka-distract yung aking halaman kasi malawak po yung kalsada. Kahit dalawang sasakyan po ang magsalubong dyan, hindi po nakakaabala yung aking halaman. Mapapansin nyo naman, oh. Baka yun, yung mga nakapark dun, nakakaabala. Ayun, oh. Ayan, ilang taon na po yan dyan. So ayun po mga garden, huwag po kayong magalit sa aking halaman kasi nasa gilid lang naman siya. Ayun, oh. Bye bye mga garden. Ito mamaya pala, dadalhin ko sa trabaho, itatanim ko po doon.